Pero ano ba yung alam ba kung hindi ako mag-preach siguro 30 minutes. Pag ako nag-preach mga 1 and a half hours. At least kulang pa rin yung natutunan ninyo kasi mga kapatid, sabi po ng mga psychologist, mga doktor, nare-retain lang po natin ay mga 30%, 10 to 30%. Kahit na salita ako ng salita rito ng ano, kunti lang ang maalala nyo sa mga sasabihin ko ngayon. Kaya, nabusan ako ng laway. No, tapos 30% lang palang maalala nyo. Joke na ngayon. Kasi, kapag nag-joke pa ako, yung joke ang maalala ng mga tao. Tapos sa tangi, ano ba yung mga pinag-aralan niya? Ano mga punto? Ay, yung joke ng pastor. Di wala kayo natutunan yung joke. Pero maganda rin, mag-joke kami sa misa. Lalo ngayon, parang kung inaantok ako makita, eh, mag-joke tayo. So, sila'y nagturo kayo mga kapatid. I don't know, no? Sa inyong mga nasa bahay, nag-join ba sila ng virtual Bible study? Yes. Mahalaga, mag-join kayo. Ha? And later on, tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na virtual church. Hindi na lamang yung Bible study na napakarami, kundi itong mga ito, yan, sina Rona, sina Gina, sino ba yung mga virtual leader? O si JJ, ito yung magiging pastora ninyo. Bakit? Para malaman natin ang katotohanan. At ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Bakit maraming kulto sa Pilipinas? At ang mga kulto, ba't ang dami-dami nila? Kahit hindi sila naniwalang Diyos si Kristo, no? Minsan, naniniwala sila sa kanilang pastor, appointed na anak ng Diyos. Ano? Naniniwala sila kasi hindi nila alam ang salita ng Diyos. Hindi sila nagbabasa ng Biblia. Hello, ma. Kaya namin kayo inaano mga kapatid na mag-aral, magbasa, para hindi kayo madala ng mga hidwaang pananampalataya. No? Hindi po sa lahat ng oras magkakasama po tayo. Pag nandito po kayo, it is our responsibility na turuan po kayo. Paano kayo kung napunta na kayo ibang mga lugar, no? Napunta kayo sa ibang dako ng mundo na walang mga gawain. At ang nandoon ay mga hidwaang pananampalataya. Kaya mga kapatid, responsibility po ng Diyos na kayo ay maturuan. Kayo ay maging mga disciple. Hindi lamang yung maging ma-convert. Maumatid lamang kundi nais namin kayong lumago sa inyong pananampalataya. Because wherever the Lord will bring you, gaya po ng mga disciple nito, saan man sila napunta, ang joke, na gitna po ng immoralidad, nag-prosper ang church ng ating Panginoon. Hindi sila nadala ng tukso. Manghirap po yan, mapagitna ka sa tukso. Kaya ang kalimitan ng mga tao lamang. Ako'y tao lamang. Nakalimutan na yung Word of God. Ang Holy Spirit naman lagi naman tayong nire-remind yung mga natututunan natin. And I believe na tayo pong lahat ay dumaraan sa maraming mga tukso, iba't ibang uri ng tukso. And I believe the Holy Spirit will remind us, ipapaalala ng Holy Spirit yung mga sinasabi ni Pastor Jun ngayon. Di ba? Kaya sana mga kapatid, yung itago po natin, no? Ipunla sa ating mga puso. So kailangan tayong lumago, mga kapatid. Mag-attend po tayo ng mga Bible study. Ayan, mahilig po tayong lahat ng Facebook, yung mga announcement ninyo, no? I-notify lahat para magkaroon po ng pagkakataon na makadalo sa mga gawain ng ganito. Kailangan kayong lumago, kailangan kayong maging malakas, matatag sa inyong pananampalataya. And also, sa pamagitan po ng pag-aaral, matrain po kayo that later on kayo mismo ang gumawa ng gawaing ginagawa namin. Sabi nga kahit na ako'y 40 plus na ang aking edad, ano? Pero natandaan ako ko ba? Kaya mga friend ko sa Facebook. Hindi po kami nananatili rito. Kaya nga po, it is our prayer, no, na kayong lahat ay lumago para kung saan man kayo dalhin ng Panginoon, magamit kayo ng Panginoon. Pero kung dito parang sa Kuwait,
Habang may langis, andito kayo. Abay, praise God. Baka by next year o after some time, abay, itatalaga namin kayo bilang mga ano. Di ba? Di ba, Pastor Mike? Ito bilang mga pastor. Ay, akala ko si Mike, kasinto ito. Hindi pala. O, nag-amen naman si Mike. Di ba? Dahil yun po ang purpose ng hindi po nakasentro sa amin yung gawain. Bawat isa po ay gagamitin ng Panginoon. Kaya huwag nyo sabihin, oh, ano ba ako, ano ka lamang, sa bahay lamang ako ganyan. Eh, hindi po, walang lamang-lamang. Privilege nga kayo, nakakapasok pa sa bahay ng mga taga rito. Kami, hindi pa kami nakakita. Kaya ito, may purpose ang Panginoon. And you have to be trained. You have to be trained. You have to learn. Kailan tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Okay? So, ganyan po yung mga taga-Antyo, kahit na maraming tukso sa paligid po nila, abay, nag-aral sila. Kinuha pa nila si San Pablo. No? Ay, si, kinuha pa nila si, o tama, si Paul, para mag-aral sa kanila. Okay? At sila yung nagsipag-turo, sabi rito. So, their discipleship training program resulted into the gospel being preached in almost all the known world. Alam po yun, dito po nagsimula ang mga Kristiyano sa Antioch. At dahil nga po sila ay tumatag, sila ay lumago sa kanilang buhay Kristiyano rito, sila ay, nung patuloy na sila ay nangalat sa buong mundo, dala-dala po nila ang Word of God. At doon po nagsimula yung maraming mga churches na tayo sa iba't ibang mga lugar. Hallelujah. Kaya I'm so excited. Later on sa Pilipinas, maaaring na ako ay nakasakay ng Roro. Tapos may lalapit sa pastor. Kasi medyo ano eh. Sabi ko nga medyo tatanda rin tayo eh. Marami na makakalimutan eh. Pero yung mga maganda yung mga makalimutan, hindi makakalimutan yan. So, parang nakita. Sa patay nakita. Sa MTCC yung mga ano. Bakit narito? Hindi, papunta ko ako ng ano, isang mission natin sa isang pulok, isang island. Mag-atakihin ako sa tuwa eh. Pag narinig ko yun. No? Diba? We just don't know. Ang Panginoon, man's pinaka the best ang kanyang plano sa ating mga buhay. Plano ko bang magpastor? Hindi. Napakalayo sa aking nangyari yan. Pero, andito ko ngayon. Eh, no, sumato ko yan. Hindi po age ang tinitingnan. Ang Panginoon nakatingin sa mga willing, yung heart po nila ay ipakilala ang Panginoon saan man sila dalhin ng Panginoon. Okay? So, pangatlo, the Antioch Church was born. No? Matapang sila. Abay, mangaral ka nga ng Word of God sa gitna ng immoral na lugar na yun. At alalahanin po natin, kaya nga sila napunta dyan sa Antioch eh. Dahil sila po'y tumakas mula sa persecution. Dahil ang mga Kristiyano po ay pinapatay. Diba? Tapos tatayo ka mga aral tungkol sa Panginoon. Aba eh, boldness po yun. Ha? Boldness. No? Bakit po sila bold? Yung mga ito po yung naranasan nila, hindi lamang ang pag-ibig ng Panginoon, ang pagpapatawad ng Panginoon, naranasan din nila ang protection ng Panginoon. Diba? Sa Book of Acts, kung titinan po natin, ang daming mga himalang nangyari sa pamagitan ng kamay ng mga apostol. Ino-honor ng Panginoon. No? Ino-honor ng Panginoon, kailan sinasabi, from the Word of God. Kaya mga kapatid, if we memorize ang word ng ating Panginoon and deep in your heart, you believe. Lord, sabi mo na sa iyong mga latay, gumaling ako sa aking karamdaman. Sinungaling ba ang Diyos? Sabi nga ng Panginoon, gumaling ka na ng dahil sa iyong pananampalataya. Yun, ganun po ka-powerful ang Word of God. So, sila po yung nangaral ng Word of God, it is powerful, no? At marami dyan, alam po nila na ang Panginoon, sabi nga, hindi ko kayo iiwanan ni pababayaan. I will never leave you nor forsake you. Mas makapangyarihan siya na nasa atin kaysa siya na nasa sanlibutan. Ito nga, more than conquerors, na tayo ay higit na mapagtagumpay dahil kay Kristo na siyang nagmamahal sa atin. Kaya
they believed, they knew the word of God. Kaya ito po yung nagbigay sa kanila ng boldness, no? Na mangaral po ng mabuting balita. Okay, so pang-apat po, caring, no? Caring. Sila ay labang caring sa Tagalog. Mapagmalasakit. Mapagmalasakit. Caring. And as a church, dito sa COVID, talagang kitang-kita po sa inyo, no? Yung pagmamalasakit. Dahil dito, nakita po natin dito na may mga prophet na nag-prophesy na magkakaroon po ng taggutom sa buong mundo. Ano po ang ginawa ng mga taga-Antioch na mga Christians? Mga bago lamang ito. Ha? Ano po ang ginawa nila? Sila ay nagpasyang magpadala ng saklulo sa mga kapatid na nangananahan sa Judea. Ganyan po yung Tagalog kasi King James po yung ano na yan. Hindi. Kung mabuting balita, yung natural po na Tagalog ito eh. Mayroon bang nangananahan? Isa, di ko rin maintindihan. King James. Nagpadala pa ng tulong. Di ba, yun ang ibig sabihin? Dahil sila ay kabilang sa body of Christ. Regardless na kung sila ay taga-Antioch, taga-Jerusalem, taga-rito, taga-roon. Ano yung heart nila? Damang-damang po nila yung pangangailangan ng aking mga kapatid. At ginagawa ninyo. Ginagawa po ninyo. Bakit kaya sabi nyo? Kasi doon sa Pilipinas, at dito po ay meron tayo na tawag na missions. No? At ang missions na ito, nung siya ang pumupondo, ay yung missions na ito ay ito, may mga kapatiran po na nag-pledge every month. Yung nagko-commit, magbigay ng 1 KD, 1/2 KD, monthly yun. Hindi po. From their heart. Ano, hindi po, inaano po namin kung magkano, hindi po. Kahit na 100 fills, okay lang. Pag tinipon po ito, abe, malaki rin naman. Kasi marami naman tayo. Ano po nangyari? Nung open pa ang embassy dito sa mga runaway, every week nandun po tayo sa Philippine Embassy. Ewan ko kasi meron man ako na ng embassy sa inyo, wala naman siguro. Every week, hundreds, pinapakain po natin yan. Pinapakain po natin. And ito po yung ministry ng ating mga ladies. Pinag-pray po isa-isa yung mga ano doon. Niyayakap po nila yung iyak, yung talagang caring. Nararamdaman po na, ikalang nararamdaman. Although, ang mga yon po ay hindi po natin kasama sa church, pero may pangangailangan po sila eh.